Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Magandang araw po sa bawat isa, mga kapatid sa pananampalataya. Ako po ay si Sis Mabel from CRC Calamba Daughter Church at ngayon po ay naatasan na magmensahe para sa ating araw-araw na morning devotion, ang tinapay mula sa langit. So open our Bible at Exodus 16 verse 27 hanggang 30. Ngunit ng ikapitong araw ay mayroon pa rin mga lumabas sa bukid para mamulot, ngunit wala silang nakuha. Kaya sinabi ni Yahweh kay Moises, hanggang kailan pa kayo susuway sa aking mga utos? Tandaan ninyo na akong si Yahweh ang nagtakda sa inyo ng araw ng pamamahinga, kaya tuwing ika-anim na araw ay binibigyan ko kayo ng pagkain para sa dalawang araw. Sa ikapitong araw ay wala nang lalabas. At mula noon nagpahinga na lamang sila tuwing ikapitong araw. So ang title po natin ay No Manna Comes on the Sabbath. Yan po ang ating pinaka-title ngayong umagang ito. Sabi nga po sa verse 16 na makikita natin na meron pa rin sumuway at lumabas para kumuha ng mana or pagkain nila noong time na yon. Kahit na sinabihan sila ni Moises na wala silang makukuha na mana sa ikapitong araw. May pagsuway pa rin sila at di nakikinig sa kanilang leader. So noong time na yon sinabihan sila ni Moises at galing ito sa pahayag ni Yahweh at pinarating ni Moises sa kanila na wala na silang lumabas kapag ikapitong araw. Pero meron pa rin silang pagsuway na ginawa. Gaya sa atin ngayon, may mga leader tayo na ang nais nila ay ang ikapitong araw ay ilaan natin sa Panginoon. Pero minsan meron tayong mga pagsuway, hindi tayo sumusunod at ang atin pa rin mga sarili, ang ating priority kung ano yung mga nais natin gawin. Kaya noong time na yon wala silang nakuha na mana or pagkain. At sa time naman nating ito, yung mga blessings na nais natin ay hindi natin ito namimit sapagkat minsan may mga pagsuway sa ating mga puso, sa ating mga ginagawa. Ito ang kapanahunan natin na kapag sumuway ka, yung mga blessings na para sa'yo sana ay hindi mo nakukuha sapagkat hindi ka nagkakaroon ng obedience heart. Sa pamamagitan ng ating mga leaders, sila yung nagiging mentor natin. So, kailangan magkaroon tayo ng puso ng sumunod upang ang mga blessings na nais natin ay makamta natin. Kaya sinabi ni Yahweh kay Moises kung hanggang kailan sila susuway sa kanyang mga utos. So, through Moises, nakita natin na para maging guided sila through Moises, yan ang sinabi ni Yahweh kay Moises. Medyo may makatigasan ang ulo noon. So, ngayon sa kapanuhanan natin, meron din mga sumusuway pa rin tayo. Kaya Yahweh remind them na siya ang nagtakda ng araw ng pamamahinga sa ikapitong araw. At simula noon ang ikapitong araw ay ang kanilang pinakapahinga. So, makikita natin doon na ang nais ng Diyos, ilaan natin ang araw ng pagtatrabaho sa anim na araw at ang ikapito ay ating ipagpahinga. So, sa panahon natin, yung Linggo ang pinaka tinutumbok natin dito na maging kapahingahan at ilaan natin sa Panginoon. So, sa conclusion application, ang nais ng Diyos na si Yahweh ay makinig tayo sa mga utos niya by guiding us through our leaders, mga bishop, rep, pastors, and elders. Sa panahon natin, ang mga spiritual leaders natin ang nag-guide sa atin sa araw-araw. Gaya ng nais ng Diyos, ang ikapitong araw ay ilaan natin sa pagpupuri at pagsamba sa Kanya. Ilan natin sa Panginoon ang ikapitong araw. In physical, huwag na tayong magtrabaho kung kinakailangan. Ilaan na natin ang pagpupuri para sa Kanya. Sapagkat sapat naman ang biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. At ang nais niya ay magkaroon tayo ng pusong masunurin para magalak siya sa atin. Ang para sa Kanya at araw na para sa Kanya, ilaan natin. Kaya sa buhay natin ngayon, maging good steward tayo sa ating mga oras na binigay ng Panginoon. Huwag na tayong magsayang ng oras na walang kabuluhan kung kinakailangan ang ikapitong araw or yung Sunday ay ilaan natin sa Panginoon. At palagi din tayo humingi ng guidance and wisdom, knowledge, sapagkat hindi naman natin to kaya kung wala tayong hinihiling sa Panginoon na guidance niya. Tandaan natin na mahirap talagang gawin at sumunod, but by the grace of God, kakayanin natin maging obedience. Sabi nga, every day is a new day at alam natin tutulungan tayo ng Diyos kung hingi tayo ng wisdom and knowledge sa Kanya. Kung meron tayong puso mapagpasakop,
tutulungan niya tayo. Kaya sa umagang ito, we are thankful to our Lord Jesus Christ sapagkat siya ay mapagpatawad sa kabila ng ating mga pagsuway. Di niya tayo iniiwan, bagkus lalo niyang pinaparamdam na mahal niya tayo bilang kanyang anak. Kaya lagi tayong manalangin na tulungan tayo ng banal na espiritu na maging masunurin. Mahirap maging masunurin sa panahon na to dahil ang daming distraction, ang daming hindrances, so ang daming nakakapigil, ang daming nakakabala sa atin. Pero kung tayo ay hihingi ng guidance, wisdom, and knowledge sa Panginoon, bibigyan niya tayo ng ganong para hindi tayo mapahamak. So, maging Christ-centered tayo. Hindi tayo self-centered. Kung ano yung nais natin, igagawin natin. So, ipamuhay natin maging Christ-centered. Mahirap man, pero kailangan natin gampanan ito bilang anak ng Diyos. Kaya, salamat po sa bawat isa. Kung nais po natin na mga blessings, patuloy natin ma-meet, makuha, ma-receive natin yung mga nais natin. So, panalangin natin sa Panginoon na bigyan tayo ng heart at may obedience sa ating mga puso. Mahirap man, pero tutulungan tayo ng ating Panginoon. So, sayang naman yung mga blessings na nakalaan sa atin kung ang dahilan lang nito ay yung pagsuway natin. Patuloy tayong manalangin sa Panginoon. Yung mga nais niya, panalangin natin na masunod natin through Holy Spirit, tutulungan niya tayo at ikagay niya tayo. Patuloy lang tayo tumingin sa nais ng Diyos. Kaya sa umagang ito, salamat po sa bawat isang nakinig at patuloy lamang tayo na magkaroon ng pusong masunurin at patuloy tayong pagpapalain ng Panginoon kung ano yung nais niya. Salamat po sa umagang ito at palagi po nating subaybayan ang ating program daily na tinapay mula sa langit para lagi tayong ma-refresh ng salita ng Diyos. So, salamat po sa bawat isang nakinig. Magandang umaga po sa bawat isa. To God be all the glory. God bless us all.